Hello, ako si Jairo Bolledo, Rappler Reporter, at kayo ay nakatutok sa Rappler Recap. Nandito tayo ngayon sa Bureau of Correction sa Muntinlupa kung saan matatagpuan ang new Bilibid Prison, ang National Penitentiary ng ating bansa. Eh, ang BuCor ay kasalukuyang pinamumunuan ni Director General Undersecretary Gregorio Pio Catapang, dati ding Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Siya yung pumalit doon kay dating suspendido at dating former Director General na si Gerald Bantag. Ngayong araw ay kinover natin yung series of events na pinangunahan ni Catapang. Nagsimula yung event o nagsimula yung mga activities ni Catapang ngayong araw dito mismo sa harap nitong tinatawag nilang parang kastilyo. Ito yung parang facade ng maximum security compound kung saan naganap yung changing of the guards o yung parang change of command ceremony. So under Catapang, nag-initiate kasi siya ng different reforms dito sa Bureau of Corrections. At isa nga sa mga latest niyang revamps or reforms, itong pagpapalit ng mga jail guards kaninang umaga. So ang nangyari, sa kasalukuyan or before the changing of command ceremony, ay merong 700 na mga guards. Iba-iba yung mga position nito, iba-iba yung mga rango nito na naka-assign para bantayan yung maximum security compound ng New Bilibid Prison. Pero ayon kay Catapang, yung ilan sa kanila, hindi naman lahat ng 700, ay may mga illicit, mga illegal activities at mga violations dun sa rules and regulations dito sa Bureau of Corrections. Kaya naman, pinalitan sila ni Director General Catapang. So 335 yung papalit ng mga bagong jail guards o prison guards dito sa maximum security compound. Sa 335 na yon, 35 ay mga corrections officers 2 and 3, medyo mas mataas ng konti yung rango, na galing sa Iwahig. Tinanong natin kung sino o ano yung mga naging criteria ni Director General Catapang sa pagpili nitong 35 na mas senior na gagabay doon sa 300 na more junior personnel. Ang sabi ni Catapang ay yung kanilang character, yung kanilang track record, at yung wala silang bahid ng controversy or issue na kinasangkutan nila or na may na issue na kinasangkutan nila habang sila ay nagtatrabaho or naka-assign doon sa Palawan. Yung ilan doon sa 35 na yon ay yung mga nag-file pa actually ng complaint laban kay dating Director General Bantag. Sila yung di umano ay tinorture ni Director General Bantag. So tinanong natin, enough ba yung 335 na mga prison guards para palitan yung 700 na yon? Ang sabi niya, enough naman daw yun, dahil doon sa 700 na yon, marami daw sila doon na rediscover na hindi naman talaga dumedestino dito, at yung ilan talaga ay parang ano lang, hayahay lang daw ayon kay Director General Catapang. After noon, nagkaroon din ng change of command ceremony, nirelieve yung superintendent ng maximum security compound at pinilitan siya ng guard commander na si Purification Hari. So si Ma'am Purification Hari na ngayon, isang babae, yung bagong superintendent ng maximum security compound. Biglang nagkaroon ng di umano yung surprise visit sa loob ng maximum security compound at nagkaroon ng pagkakataon ng media na makasama at makabisita doon sa maximum security compound. So doon ay nakalibot kahit pa paano, nakatingin, nakasilip-silip yung mga miyembro ng media. Siyempre hindi tayo pwedeng pumasok sa actual na compound, pero doon sa facade nakita natin yung gate at ilang mga PDS doon. Doon din ay pinatawag ni Director General Catapang yung mga commanders ng iba't ibang mga grupo sa loob ng maximum security compound para magkaroon ng courtesy visit or courtesy call doon sa bagong superintendent na si Ma'am Purification Hari. After that ay nagpa-ambush interview si Director General Catapang at ang sabi niya, binigay niya ibang mga reforms pa sa loob dito ng Bureau of Corrections. After that, nagkaroon ulit ng another press conference kung saan ni-reveal niya na by 2028 ay i-vacate na daw ng Bureau of Corrections itong New Bilibid Prison, itong BuCor compound dito sa Muntinlupa, dahil ang plano nila ay matitira na lang daw dito yung BuCor headquarters. At samantalang yung 250 hectares naman ay iaalat para dun sa government services. So, ang matitira na lang dito sa around 300 plus hectares na ito ay yung mismo headquarters ng BuCor, yung mga national historical sites, katulad na lamang itong kinatatayaan natin sa likod, mga simbahan, mga paaralan, yung mga housing o yung community sa loob nitong BuCor compound, ang sabi ni Director General Catapang, ay magkakaroon ng isang high-rise building or apartment na doon sila i-relocate dahil mas magiging government center ang focus nito. So ang mangyayari, yung minimum, medium, and
maximum security compounds na matatagpuan dito sa New Bilibid Prison ay ililipat sa mga regional offices. So halimbawa, inaayaw daw nila Katapang na ilipat yung iba sa Nueva Ecija, ilipat yung iba doon sa may Palawan, ilipat yung iba sa may Quezon. Tinanong din natin yung isa sa mga pressing issues na may kinalaman dito sa BuCor, yung pagkuha ng Masungi Geo Reserve. Ang sabi ni Director General Catapang ay for the meantime ay hindi muna nila gagalawin or magsasalita further about doon sa Masungi Geo Reserve. Pero ang sabi niya ay in time daw ay mapasakan nila yan dahil tinatry nila na gawin naman yung training center para dito sa kanilang mga personnel at mga officer ng Bureau of Corrections. Pero for the meantime, wala silang balak na gawin o maglipat ng mga persons deprived of liberty doon sa mga Sungi Geo Reserve. So iyan yung mga importanteng detalye, mga importanteng pangyayari dito sa naganap na coverage natin at pagsunod natin kay bagong point lamang na si Director General Catapang. Maraming salamat po sa panonood ng Rappler Recap. Ako po si Jairo Bolledo, Rappler Muntinlupa.